Hello mga kasuke at mga ka-team support. Tara, samahan niyo po ako para magluto ng ubi tikoy. Tikoy ubi. Meron pa akong glutinous flour. Halating kilo po ito. Ala, bagay sa New Year. New Year ng Chinese. Ito po, lagyan po natin ng asukal. Kayo na pong bahala mag-estimate kung gaano ka ano ang gusto nyong asukal kapanis. Tapos po, haluin po natin. Kung gusto nyo mas matamis, lagyan nyo po ng 1/4 na asukal. Ito lang po ay pakalin na lang po natin. Mga isang ano lang po ito, isang cup. Halo na po natin. Lagyan po natin ng tubig. Tatlong sangkap lang po ito. Kasi yung mga pinaka ubi natin, lalagyan po natin ng condense. Yun po ang pang-apat na sangkap. Pero po ito ang una nating gagawin. Yung plain lang na tikoy. Sa ibabaw po ay lagyan po natin ng design. Yun po ang pinaka-violet doon po sa ibabaw. Haluin lang po natin. Hindi ko po masyadong nilagyan ng asukal kasi po yung pinakaibabaw po natin, lalagyan po natin ng condense. Yung ubi condense po. Ito pangatlo po itong cup. Muna natin ubusin, baka masubrahan po ng tubig. Dagdagan pa po natin, kurang pa. Meron na po ako nakasalang na maintat tubig dun sa kawali. Para po nakahanda na. Pag kumulo po yun, pwede na po natin ilagay itong tinimpla nating tikoy. Glutinous flour pa pala, hindi pa pala tikoy. Kasi pag tikwi na po ay luto na. Ganyan lang po yung kalapot. Di po pwedeng malabnaw. Kaya mga dalawat kalahati lang pong cup na tubig ang kalahating kilong glutinous flour. Kasi pag sumubra po, okay naman po yun. Aso malambot. Ay, mas maganda po yung ano, tamang timpla lang sa tikoy. Ang ganda na po ng pagkakahalo. Talagang tunaw na yung glutinous flour natin. Yan, okay na po itong pagkakahalo natin. Saktong-sakto lang po yung
Nilagay po natin tubig. Salain po natin para ay sigurado po tayong walang buong harina na si Manay. Paisa-isa yung ano, sinabi. Sukatin po natin kasi pag hihiwalayin po natin yung kalahati. Talagay po natin sa ube. Lagyan po natin ng ube. Ayan. Kalahati siguro. Nasa't kalahati po. Yung kalahati po ay lagyan po natin ng ube. Dalawa pala. Yan. Niwalay po natin yung dalawang cup. Lalagyan po natin yun ng condensed na olive lang po. Ito po ay ang plain. Si Manay. Nagkalat si Manay ng tapos po natin salain ay isa lang na po natin. Salang na po natin to sa kumukulong tubig. Tara, samahan niyo ako para ilagay po natin. Wait lang po ah. Ito po pala, salin po natin dito. Para lagyan po natin ng ube. Ilalagay po natin yan sa ibabaw. Hintayin po natin maging maluto po yung pinaka ito po pinaka plain na tigpoy bago po natin ilagay ito. Maghihintay po tayo ng 20 minutes bago po ito ipatong sa plain na tigpoy. Hindi ko po inaubos kasi masusubran po ng tamis. Pero pag marami po tayong lulutuin, pwede po natin ilagay lahat. Tara, samahan niyo po ako para lutuin na po natin itong plain na tikoy. Yan, meron na po ako nakasalang ditong tubig na mainit sa kawali. Sisya na po kayo at may tugtog po ah. Kapit-bahay po namin yan. Hindi po maiwasan at magkakatabay po kami. Takpan po natin ng aluminum foil para po hindi po malagyan ng tubig ang ibabaw. Kusot na po ito at nagamit ko na po ito. Yan, saka po natin takpan. Pag natakpan na po natin, mahina lang po yan apoy.
Nasa medium lang po. Mga 18 minutes po o 15 minutes. Saka po natin buksan. At ilagay po natin yung ube, tikoy. Yan, tingnan po natin kung pwede na pong ipatong yung ube. Yan, okay na po yan. At ilagay na po natin yung ginawa nating ube. Sakto lang po yung ginawa natin. Takpan po natin uli. Maghintay na naman po tayo ng 30 minutes bago po natin tanggalin sa apoy. Buksan po natin, tingnan po natin kung okay na po yung niluto natin. Tingnan natin kung okay na tong tikoy, ubi, ang ating tikoy. Buksan po natin. Pang okay na po yan. Kasi wala na pong sumasama sa toothpick. Malinis na po ang toothpick. Wala pong sumasama. Ang ganda na po ng ating tikoy ube. Patayin na po natin ang apoy. At luto na po ang ating tikoy ube. Ganda ng ating tikoy. Hintayin po natin mga 10 minutes po para po ay takpan po natin uli. Hintayin po natin mga 10 minutes bago tanggalin po natin sa kawali. Takpan po natin uli. Ayan, okay na po itong niluto nating ubi tikoy. Medyo lumamig na po ng konti. Medyo mainit pa. Medyo mainit pa. Ayan, ang ganda na po ng ating tikoy. Ang kintab. Ay, kung nagustuhan nyo po itong video na to, paki-subscribe na rin po Manay Recipe at paki-pindot na rin po ang bell button para lagi kayong updated sa mga video ni Manay. Bye! God bless po! Kainan na!